in there. One month old. Thank you.
na Hagupit ang kalupaan. Nasa ikatlong palapag ng isang gusali noon ang aming team. Maaaring ligtas sa banta ng daluyong o pag-angat ng tubig, pero hindi sa hanging bitbit ng unos. Alas 4 ng hapon, isinagat na ng bagyo ang galit nito. Katabi ng nilipatan naming mas ligtas na gusali, kinakalambag ng bagyo ang malapad na bubong na ito. Kalmado pa noon ang mga nasa loob ng gusali hanggang sa marinig ang nagbabagsakang salamin at bakal. Sa hagdan galing sa itaas na palapag, nakadungaw ang yerong ito, tila naghahanap ng masusuutan. Alas 5 ng hapon, 2 oras nang nananalasa ang bagyo. Sa mga siwang ng bintana, umipito ang bagyo. Sa labas, wala nang paninag kundi anino ng mga puno. Dahil walang ibang mapagtaguan, tanging panangga ng mga nasa gusali ay mga karton. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa ay maghintay at manalangin. Pasado alas 7 ng gabi, nagsimula nang humupa ang bagyo. Nagsimula na rin tumamban ang iniwan nitong bakas. Sa pagsikat ng araw kanina, naging malinaw na ang pinsala. Kahit saan lumingon, nagkalat ang bubog, bakal, sanga at simento. Hindi mabilang ang mga bahay na tinalura ang pamilya ang nailikas ng Liloan LGU bago kuman tumama ang bagyo. Ilan sa kanila dito sa Central School unang nagkubli. Iba na ngayon ang ilang gusali ng paarig. Walang kuryente, bagsak ang linya ng komunikasyon. Sa mga susunod na araw. Mula rito sa Southern Lake.
dami, dami, dami.